ano ang hellscape na strategy na plano ng Amerika laban sa China. Sa madilim na gabi, isang lihim na plano ang unti-unting lumilitaw sa mundo ng mga estratehiyang militar. Isang plano na maaring magdulot ng hindi maisip na sakuna na nagtatangkang sumakop sa Taiwan. Isang plano na tinatawag na hellscape na talaga namang gumimbal sa bansang China at nangamba sa isang nakakatakot na plano ng Amerika kung sakaling sasakupin ng China ang Taiwan. Halika, ating tignan ang isang lihim na revelasyon ng Estados Unidos laban sa China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang mataas na opisyal ng militar ng Estados Unidos, si Admiral Samuel Paparo, ang nagbunyag ng isang nakakilabot na plano upang hadlangan ang China mula sa pagsalakay sa Taiwan. Sinabi niya na ang kaaway ay maaring harapin ang isang malaking pwersa ng mga drone na layuning gawing miserable ang kanilang buhay. Gusto kong gawing walang matitirang tao at nakakatakot na lugar ang Taiwan Strait gamit ang iba't ibang lihim na kakayahan, payag pa ni Paparo sa International Institute for Strategic Studies sa Shangri-La Dialogue Summit. Kaya kong gawing miserable ang kanilang buhay sa loob ng isang buwan na magbibigay sa akin ng sapat na oras para maganda, dagdag pa niya. At ito ang nakakatakot na hellscape strategy. Ano nga ba ang hellscape na plano? Ang estratehiyang ito ay naglalaman ng mga libo-libong walang tao na barko, aerial drones at submarino na magsisilbing unang linya ng depensa laban sa China. Ang layunin ay hadlangan ang anuang pwersa ng China na magtangkang tumawid sa Taiwan Strait. Ang Replicator Program. Ano naman ang Replicator Program? Upang maisakatuparan ang planong ito, kinakailangan ng malaking pamumuhunan sa cost-effective at dependable drones. Ang Replicator Initiative ng Estados Unidos ay naglalayon na mag-deploy ng libu-libong autonomous systems. Noong nakaraang taon, inilaan ng Pentagon ang $1 billion sa Replicator Program upang suportahan ang layuning ito. Sinabi ni Paparo na ang Replicator Program ay humuhugot ng inspirasyon mula sa paggamit ng drone technology ng Ukrainian forces laban sa Russia. Ang layunin ng Replicator ay kontrahin ang malaking bilang ng pwersa ng China gamit ang mas makabago at mas mahirap matukoy na teknolohiya. Isang nakakilabot na paghahanda. Kasabay ng pagpapalakas ng pwersa ng China sa paligid ng Taiwan, patuloy na naghahanda ang Estados Unidos. Isang malakihang military exercise ng China ang nagsilbing babala sa Taiwan at sa Estados Unidos. Sinabi ni Paparo na ang mga ito ay tila rehearsal para sa isang pagsalakay. Pinanood namin ito, inaral namin, natuto kami mula rito at naghanda kami para sa inaharap, dagdag pa niya. Sa loob ng 4 na taon, lumakas ng husto ang aktibidad ng militar ng China sa paligid ng Taiwan. Itinuturing ng Beijing ang isla bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ngunit mariing tinututulan ito ng gobyerno ng Taipei. Habang lumalapit ang taong 2027, ang tanong ay nanatili, magiging handa ba ang Taiwan at ang Estados Unidos sa harap ng banta ng China? Ano ang magiging kapalaran ng Taiwan sa isang mundong puno ng tensyon at digmaan? Abangan ang susunod na kabanata at huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang nakakilabot na balita at kwento tungkol sa mga internasyonalitan. At pag-uusapan natin ang propesya ng Biblia at ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo papabayaan sa mga kalamidad at mga pangyayaring nakakatakot sa panahon natin ngayon. Efeso 6 verse 12. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan ng kadilimang ito sa daigdig, laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan sa himpapawid. Sa kwentong ito tungkol sa hellscape na plano ng Amerika laban sa China, nakikita natin ang larawan ng isang matinding labanan. Ang mga bansa ay naghahanda at nagpaplano upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at ang kanilang teritoryo. Ngunit ang tunay na labanan na ating kinakaharap ngayon ay hindi lamang nakikita ng ating mga mata. Ang Efeso 6 verse 12 ay nagpapaalala sa atin
na ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman sa pisikal na kaaway, kundi laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan. Ang mga pagsubok at alitan sa mundo ay kadalasang may mas malalim na ugat, mga espiritual na pwersa na nagdudulot ng kaguluhan at kasamaan. Tayo'y manalangin. Ama namin Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa gitna ng mga balita tungkol sa alitan at digmaan, kami po ay humihiling ng inyong gabay at proteksyon para sa bawat pamilyang nanunood ng content na ito. Panginoon naming Diyos, ipinapanalangin po namin ang kaligtasan at kapayapaan ng kanilang mga puso. Nawa'y bigyan mo po sila ng lakas at tibay ng loob upang harapin ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Pagpalain mo po sila ng karunungan at pagkakaisa sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Sa kabila ng mga balita at alitan at digmaan, tulungan mo po kaming lahat na magtiwala sa inyong plano at sa inyong mga pangako. Nawa'y mapanatili naming nakatuon ang aming mga puso sa inyo at nawa'y maghari ang kapayapaan sa aming mga buhay. Gabayan mo po kami na maging instrumento ng iyong pagmamahal at kapayapaan sa aming kapwa sa bawat takbang na aming gagawin. Nawa'y lagi naming alalahanin na ikaw ang aming kalakasan at pag-asa. Ama naming Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga pamilya. Nawa'y pagpalain mo sila ng kalusugan, kasaganaan at pagmamahal na walang hanggan. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at pag-asa sa bawat araw. Pinupuri po namin at pinapasalamatan po namin ang inyong banal na pangalan. At salamat Panginoon sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sapagkat ito naman isang muthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.